What's up mga mananap? So ngayon, nandito na naman ang inyong life coach na si Don Tomas. So kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na and click the bell button. So ngayon, may pag-uusapan tayong magandang bagay mga mananap. Marami kasing nagtatanong sa akin kung paano ba daw magkapera na wala kang nilalabas na puhunan or pera. So, syempre, pag ikaw tinanong ka ng ganun, syempre, imposible, di ba? Paano ka naman magkakapera kung wala kang nilalabas na pera? Kumbaga, it's too good to be true yung mga ganun, mga mananap, para namang, kwan yan, scam, yung mga ganyan. Pero, in my experience, mga mananap, meron talagang ganyan. So, ngayon, ibibigay ko sa inyo yung tatlong tips, tatlong bagay na kung saan magkakapera ka kahit wala kang nilabas na puhunan o pera. That's good news mga mananap. So ngayon, umpisahan na natin. Una, ang unang gagawin niyo mga mananap is first is know your resources. So alamin mo lang kung ano yung meron sa kamay mo. Ano yung nasa paligid mo? Like for example, pag anak ka ng magsasaka, anak ka ng farmer, siyempre meron kayong mga pananim. At minsan nasisira yung mga produkto, lalo na pag raw lang siya o wala siyang market. So ang gagawin nyo, siyempre sayang naman yun pag masasayang lang yun pag hindi siya nabenta. Ang gagawin nyo, hanap kayo ng paraan para siya ma-process o yung tinatawag nila na value-added products. Bago yun sa inyo mga mananap, di ba? Value-added products kung saan binibigyan mo ng halaga na naman yung isang produkto. Like for example, kakao. Pag hindi siya nabenta na pure kakao lang, ang gagawin mo, ipa-process mo yun. Gagawin mo tsokolate. At yun na yung value-added products mga mananap. So, yun, hanapin nyo lang kung ano yung nasa paligid nyo, magagamit nyo yun. For example, pag ikaw may pinamanahan ka ng lupa, pwede mo yung parentahan. So, iparenta mo siya ng 30K every month. So, mabubuhay ka na nun. Pinamanahan ka rin ng bahay, paparenta mo rin yun. So, kung ano man yung nasa'yo ngayon, gamitin mo yun. Know your resources. Ang pangalawa mga mananap, get a high paying skill. Ibig sabihin, meron kayong mga gamitin mo yung mga gifts mo, yung mga skills mo na binigay ng Panginoon sa'yo. Like for example, pag magaling kang kumanta, mag-gig ka. Pumunta ka sa mga restaurant na naghahanap ng mga musician or mga singer dyan. Babayaran ka nila. Pag ikaw, like for example sa asawa ko, magaling siya mag-host o mag-MC. Sa mga events at sa mga may mga kasal o birthdays, may nagsiset sa kanya ng appointment. So yun, binabayaran siya sa kanyang serbisyo. So pag meron kang skill na ganun, o innate yun sa'yo, so pwede mo yung gamitin. Like for example, sa akin din, public speaker. So, merong nag-i-invite sa akin just to render my service. Ang kapalit niyan, babayaran ka nila. Ang tanong, pag wala kang service, wala kang skill, wala kang talent talaga, wala kang gifts, madali lang yan mga mananap na pag-aaralan po lahat ng skill. So, kung gusto mong matuto ng pagiging mekaniko, mapag-aaralan yan. So, kahit ano po na pag-aaralan, as long as you are willing and effort talaga. So, yun talaga yung pangalawa. Get a high-paying skill or learn a high-paying skill na pwede mong matutunan. And pangatlo, mga mananap, ito pinaka-practical talaga. Gusto mong yumaman? Gusto mong magkapera pero wala kang kapital? Simple lang. Ito, practical to. And real talk. Magtrabaho ka.
Huwag kang tamad. So yun, magtrabaho ka kasi napakaganda pag nag-start ka. If gusto mo mag-business, start ka na pagiging empleyado o pagiging trabahante. Kasi ang kagandahan na pagiging trabahante at empleyado, pag nagkamali ka, makakapasok ka pa bukas. So, pag nagkamali ka rin, charge lang sa sweldo mo, then you learn from your mistakes. Bukas, pwede mong maayos yun, ipag-businessman ka. Pag nagkamali ka, pwede ka mabankrupt. So, yun yung kagandahan ng pagiging employee. Pero, okay lang, start ka muna sa pagiging employee at gusto mo mag-business in the future, magagamit mo yung mga experiences mo. So, yun lang. Practical siya, mga mananap. At ako, sarili ko, nung na-apply ko yun, kahit wala akong capital, kahit wala akong nilalabas na pera, wala akong mga investment or business, nagkakapera ako. Kasi nga, yun, wala akong pera, titingin ako sa paligid ko, ano ba yung meron ako, gagamitin ko yun. Then pangalawa, kung ano yung skill ko, gagamitin ko din yun. At pangatlo, syempre, magtatrabaho ako. Pero ayoko lang magtrabaho ng hanggang mamatay ako. Gagamitin ko yung mga experiences ko at natutunan ko sa pagtatrabaho para in the future, gusto ko mag-business, gagamitin ko yun. So yun lang mga mananap. I hope na marami kayong natutunan at patuloy lang sa pagpa-follow sa akin at pagsusubscribe at marami pa kayong matutunan. So see you next mga mananap. Bye!